welcome back to my YouTube channel. Ayan, samahan niyo ako. Lalabas ako ngayon para mag-walk in sa park. For my everyday routine, ayan, kasi napakahalaga din yung lagi tayong nakakapag-walk in, nakakapag-exercise, ayan. Pampalakas din yung resistensya, aside from nagpa-vitamins ako. Ayan, lagi ako nag-walk in, nag-exercise din, ayan. Ayan, samahan niyo ako. At punta tayo sa Corniche, sa park para maglakad-lakad. Yan, kailangan na natin maglagay ng mask kasi pag nasa labas tayo, bawal tayong hindi naka-mask. For safety purposes na rin. Medyo madilim na dito guys kasi ang anong oras na ngayon? 7:35 na ng gabi. At ang curfew dito ay 10 p.m. naman. Kaya saktong-sakto lang yung oras ng paglabas ko para mag-walk-in kasi maya-maya may isang oras akong ano, makakapag-walk-in pa ako, makakapag-exercise. Hindi masyadong mainit ngayon guys dito, di tulad ng mga nagdaang araw na talagang umaabot ng 39 degrees. Medyo mainit pa rin ang humidity pero sapat lang para makapaglakad-lakad tayo mapawisan. Yan, naglalakad pa rin ako guys at malapit na ako sa park. Ganito lang lagi dito. Ayan. Medyo maingay ba, no? Nag-aayos. Ang klima dito, mahangin. Mahangin siya, pero ang hangin niya ay hindi siya malamig. Parang maligam-gam yung hangin niya dahil nasa humid. Pero, tama-tama lang. Hindi naman, hindi mo mararamdaman ng maalinsangan ng panahon. Parang sapat lang para sa temperature para sa katawan na maglakad-lakad ka. Yung tipo na madali kang papawisan pag nag-workout ka. At syempre, pag napapawisan tayo, masarap din sa pakaramdam, di ba? Kasi parang nabuburn yung ating mga fat doon. Kaya ito, hahabol ako sa signal. Ayan, matakbo ako dahil malapit ng mag-red yung signal. At malapit na tayo sa Buhayro Corniche. Ayan na, Buhayro Corniche. So, iikutin ko lang itong ano, kabuuan ng park para workout na rin, para sa araw-araw kong walking. So, naka-red pa rin yung, ano, naka-red pa rin yung stoplight. So, iniintay lang natin siya mag-green para tayo makapag-lakad na ulit. And, yan na. Okay na siya. Start na tayo ng walking. Medyo marami din ang tao dito ngayon. Maraming mga nagwo-walking. Araw-araw naman kasi, marami dito nagwo-workout, nagwo-walking. Talagang maraming mga tao na nag-exercise. Kahit even yung mga family, laging nandiyan sa, no, nandiyan sa park. Yan, nakaupo sila dyan. Sama-sama nagbabanding. May mga dala silang balik, palatag, para solve to solve yung kanilang ano, yung kanilang banding kaya. Guys, ito yung Al Noor Mosque. Isa ito sa mga tourist spot dito sa Sharjah. Itong mosque na ito ang madalas na pinupuntahan ng mga tourist noong hindi pa siya nagla-lockdown. Kaya makikita nyo, napakaganda ng mosque na ito. Sa paligid dito, yan, makikita nyo yung mga building-building dyan. Dito naman yung park. Ayan, yung lake na madalas kong pinapakita sa inyo. At kung makikita nyo yung side na yun, ayan. Yung side na yan, yan ang butterfly show. Ayan, napakaganda rin. Ayan, so lakad-lakad lang tayo. So ito na nga guys, ang Al Noor Mosque. Ayan,
may nag-pray doon. So tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad, guys. Para may libon ko kayo sa ano. Maganda to, guys. Madalas yung ano. Madalas yung mga tourist na pupunta rito dati nung hindi pa nag-lockdown. Makikita niyo pamilya, sama-sama sila bumibili ng tubig. At ngayon naman pupunta naman tayo sa ano, sa tipat. Ayan, nakikita niyo yung tipat na yun sa dulo. Pupuntahan naman natin siya ngayon. Dito sa UAE, guys, hindi ka malulungkot, hindi ka ma-homesick kasi parang nasa Pilipinas ka din. Kasi yung mga shops, na kung anong meron shops sa Pilipinas ay meron din dito. Lalo na yung mga goods, sa mga products, mga gulay, mga pagkain na mabibili mo rin dito sa ano, sa UAE. Mamaya papasilip ko naman sa inyo yung mga shops, mga food chain na meron dito sa UAE. But for now, pupunta muna tayo sa Tipat Station. Ayan. So ito na yung sinasabi kong tipat, guys. Dito kami madalas nagchachay. Ang ganda ng style niya. Iikot ko kayo. Makikita niyo, hugis takuri talaga siya. Isang malaking takuri. Ayan. Napakaganda. Ayan na siya, guys. Makikita niyo. Hugis takuri siya, pero ang loob niyan ay shop. Shop ng tea. Ayan, makikita niyo. Pakita ko ano, papakita ko yung loob. Ayan, makikita niyo siya. Ayan. Say hi, guys. This is the tipat shop. So they have everything. They have lots of items inside. So you can order tea, cappuccino, chai, and that's it. Dito naman sa part na to, guys. So kung nagagugutom kayo, so dito sa hilera na to makikita mo yung pizza pie factory. Meron diyang Scoopy. Meron diyang KFC, Hardee's. Ayan, ito yung hilera na to. Kanina, doon sa dinaanan natin doon, sa dulo doon, meron doon Baskin and Robin, Pizza Hut. Kaya talagang ano, talagang pag nagugutom ka, labas ka lang. Konting labas, nandiyan na yung kainan. Hindi katulad ng ibang area dito sa Sharjah na talagang maglalakad ka pa or magtataksi ka pa ng malayo. Para makapunta ka sa ano? Para makapunta ka sa mga food chain. Ayan. Ayan, naglalakad pa rin tayo, guys. At medyo pinapawisan na nga ako sa aking pag-walk-in. Ayan, double purpose na rin to, guys. Vlogging at saka walk-in. Ayan. Maganda rin. Masarap din sa pakaramdam yung mapawisan ka. Ayan, makikita nyo yung mga ayan, mga shop dyan, ayan. Yan ang pizza factory, yung Scoopy. Ayan, may mga salon din dyan. Dyan sa side na yan, dyan ang KFC at saka yung Hardee's. Ayan. Tapos maya-maya, sa hilera na to, makikita nyo naman doon ang Burger King. Doon sa side na yun, Burger King naman doon. Kaya talagang, hindi ka ma-homesick kasi dito, kahit saan ka man tumingin, kaliwat kanan, mga lugar ay halos puro mga kabayan ang makikita mo. Parang Manila na din, parang especially pag pumunta kayo ng Dubai, pag pumunta kayo ng Satwa, meron doon parang mini Manila, parang small town Manila na lahat halos na makikita mo sa paligid ay mga Pilipino, mga kabayan, kaya talagang hindi ka ma-homesick kung ikaw ay baguhan dito sa UAE. Kasi marami na din dito mga Pilipino ngayon. Ayan, so, daan tayo dito. Makikita natin dito yung mga, ano naman, yung mga nag-exercise, yung mga nag-enjoy dito ng, ano, nag-enjoy dito ng banding, ayan. Ayan, makikita nyo dyan, nag-exercise, ayan, sige, nag-exercise siya. Talagang, nag-workout sila, nagbabadminton, nag-table tennis, nag-tennis sila. Yeah, mga naglalakad, nagwa-walk-in talaga ng mga makikita nyo talaga yung focus nila sa pag-walk-out, sa pag-walk-out, ayan.
So lakad-lakad pa rin tayo, guys. So yun nga, sa side naman na to, itong side na to, guys, ito naman ay mga Madbi, mga Arabic food na napakasarap. Ilang beses na rin ako kumain dyan sa Madfoon Al Khaimah na yan. Napakasarap ng pagkain nila dyan. Meron dyan silang Mandi, Madbi, tapos marami ka pang mga choices ng pagkain na pipiliin, pagpilian sa kanila. Sobrang mag-i-enjoy ka rin sa food nila. Medyo may kamahalan nga, pero ang serving naman nila talagang napakalaki. Ayan. Kaya sold na sold talaga. So, malayo-layo na yung nalakad ko. Siguro kilometro na. Isang kilometro na siguro yung nalakad ko. Kung pagduduktong-duktongin ko yung aking paglalakad. At medyo inahapo ako at pinapawisan na din. Napakasarap sa pakiramdam. Pupunta naman tayo ngayon sa kaibigan ko. Ayan, para maipasilip po rin sa inyo yung ano, yung view doon. Dadaanan natin dyan ang Dunkin' Donuts. Ayan. Kasi syempre napaka-friendly ko kasi. Pag pupunta ako sa isang lugar or sa isang shop, lalo pag may kabayan, ay palagi ko silang, inuunahan ko na sila ng bati. Nakikipagkaibigan ako. Kaya second time na pupunta ako sa kanilang shop, yun, parang friend-friend na. Kaya ang dami kong mga kakilala dito, mga Pilipino. Minsan, naglalakad ako ng... Minsan, may pupuntahan ako, naglalakad ako. Tapos biglang may kabayan na babati sa akin. Babatiin ko rin, tapos mapapaisip ako, saan ko nga ba siya nakilala? Kasi ako yung tao na talagang mahilig akong mag-greet, mahilig akong bumati. Sabi nga sa akin ng kapatid ko, lalo pagka, pagkakasama ko siya, lalo sa aming lugar, sa Pilipinas, sabi niya para daw akong kakandidato na konsehal or kapitan, dahil halos lahat daw yata ng aking nakasalubong ibinabati ko, sabi ko naman. Siyempre, ganun talaga. Pagka-friendly ka, lalo't kakilala mo naman, babatiin mo sila. Kasi kung, ang feeling ko kasi, pagka yung nakita ko yung kakilala ko, at hindi ko binati, parang ang tingin, ang pakiramdam ko, sasabihin na napaka-suplado ko. So yun guys, malapit-lapit na tayo sa Dunkin' Donuts. Matras din kami magtambay dito ng mga kaibigan ko kasi umiinom kami ng kape, syempre. Masarap yung kape nila, tsaka maroon silang combo dati. Dati pa yun, nung hindi pa uso ang lockdown at nakakaupo pa rin as dining. Malapit-lapit na tayo, papakita ko na sa inyo. Ayan, ang ganda rito ng ano, ang ganda ng effect ng ilaw, napakaliwanag. Kaya nalalapit na tayo doon sa Dunkin' Donuts. Yun na guys, nandiyan na tayo sa Dunkin' Donut. Ayan. Dati nag-apply din ako dito sa Dunkin' Donut, kaso nga lang, siguro mga 6 years ago yun. 6 years ago siguro. Ayan, ang kanilang ano, yun ang shop nilang Dunkin' Donut. Ayan, makikita nyo. Ayan na siya, Dunkin' Donuts. Ayan, at marami din silang mga customer dito. Hindi ko na maililibot ang ano, hindi ko na maililibot ang camera kasi nga ay bawal makahagip ng ibang muka. At ito naman sa mga gustong magano mag-cafe, mag-Turkish coffee, ito yung pinakamagandang place para mag coffee bonding kayo ng mga kaibigan nyo. Ayan, pakita ulit natin. Cafe, ayan. Ang kagandahan dito, guys. Napakatintid ng kanilang ano, ng kanilang salamin. Ito yung salamin nila, napakatintid. Tapos hindi makikita yung nasa loob. Ano maganda rito. Tapos ito, naalala ko naman to. Itong halaman na to. Anahaw ito kung tawagin sa Pilipinas. Oo, anahaw. Matibay ito eh. Ay, parang buli. Abang ko, just comment below kung anong tawag niyo dito sa ano, sa halaman na to. Napakaganda ng halaman na to. Ayan. Pero ang tawag namin dito sa Pilipinas is buli. Matibay ito eh, pwede mo siyang itali. Kasi normally pagka nakakakita kami ng ganito, kinukuha ni inay at ginagamit niya pantali sa isda pag pinapais yung ano, yung maliliit na isda, yung mga tulad ng mga dilis, yan na pinapais. Ginagamit ng inay ko yan para ginagamit ng pantali. Ewan ko kung buli ba ang tawag dito. Or ano bang tawag sa inyo? Basta comment below kung anong tawag nyo dito sa halaman na to. So lakad pa rin tayo. So ito naman side na to, guys. Ito yung Maribela Resort.
Kaya sa mga nagnanais mag ano, sa mga nagnanais mag swimming, ayan, pero hindi ko lang sure, kung ngayon ay open na sila. Kasi nga, as you know naman, at lockdown pa rin hanggang ngayon. Ayan, malawak din ang ano, malawak din ang kanilang lugar, ang kanilang place. Ayan. Ayan, mga ano dito, magagandang ano, magagandang views. Mga bulaklak. And syempre hindi mawawala dyan yung bulaklak na to na kulay pink, na pink ang kulay. Ang ganda-ganda niya talaga. Ang ganda niya pagbastan, guys. Pink na pink ang kulay niya talaga. The color is pink. Ayan, medyo i-focus natin ng konti. Ayan, ayan siya. Kasi ito naman, mala Great Wall of China. Hindi, na-imagine ko lang, na para itong Great Wall of China. Yung style niya, maganda siya. Part pa rin ito ng Maribela Resort. Ayan, makikita nyo, napakaganda. Hanggang dito na lamang yung pagpapasilip ko sa inyo ng view dito. At sana'y nag-enjoy kayo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ayan, huwag mo na po kalimutang i-click ang red button dyan sa baba. Itabi mo na rin yung bell para lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong post at vlog. Hanggang sa muli po, see you next time, guys. Maraming salamat.